ilalagay ko tong video na to, tomorrow's vlog. Eh, papakita ko lang yung binigay sa akin ni sis, isa kong subscriber, na binigyan niya ako ng Forever 21 na pantulog. Diba pinakita ko sa inyo? Ayan guys, wait lang ha, ayusin ko kasi medyo... Ayan, yung top niya is... Ayan yung likod. Hindi ko mapakita kasi eh. Pero ano, basically, ano lang siya, flowy lang yung kanyang sando type. Then sa likod, paputas. Then yung shorts na ganito. With talit. And, ayan. Super comfy. Super thanks, sis. And, you know who you are na nagbigay ng Forever 21. And thank you very much. Na super like ko and super comfortable. Grabe. Lagi ko itong isusuot. Makikita nyo ito lagi. So, ayan guys. Ayan, tomorrow's vlog ko na lang na ilalagay. Wait lang. Maliligo na ako. It's already 11:30. And hindi pa ako ligo. Ito nyo naman. And time ko muna para mag soft peeling cream. And papakita ko sa inyo paano ko siya gawin before maligo. Ilalagay ko muna siya sa aking leeg. Sorry ha. Masyado akong pangit ngayon. Antag dito, haggard talaga. Nakapag ano na ako sa face, kung nakikita nyo, medyo haggard. Nakalimutan kong i-video agad yung sa face ko, kaya tignan nyo, masyadong haggard ang itsura ko. So, naisipan ko, mag-start na ng vlog. Ay, my God, nahulog. And, yan. Isa soft peeling ko muna tong iig ko. Bago maliko. Natapos na yung face ko, kakasabi ko lang, paulit-ulit na naman ako. Sorry, guys. Ayan. Kung nakikita nyo, lalabas lahat yung mga libag. Mga libag talaga nyo. Talaga magsa-soft peeling cream siya. And, FYI, mga sis, hindi siya mahapte at all. Then, next is, paubos ng stock. Gusto sa sarili ko. Sa siko naman. Sa mga dark areas. Pero usually kasi, pag hindi ako nagmamadali, buong body, kasi super gastos naman, diba? Kaya, ngayon, sa mga dark parts ko lang siya ipapahid. Ayan guys, kung nakikita nyo, kita talaga yung mga libag na natatanggal. And underarm, pwede din siya. Tingnan nyo, ma-pink-pink ang aking face kasi kakatapos ko lang siya i-soft peeling cream. Hindi ko na napa-video. I'm sorry. Sorry, guys. Yan. Diba? Mag-scrub kasi ako ngayon kaya hindi ko na hinold body yung soft peeling cream. Pero, once na, sipag talaga ako, pati whole body ko talagang sinong soft peeling cream ko. Pangit ng lights ko, diba? Pasensyahan nyo na. Ayan. Grabe. Grabing. Pag sa soft peeling cream, ang lalaki. Okay. Ako, kailangan ko ng mag-stock sa sarili ko. Wala na akong soft peeling cream.
Grabe, oh. Nakikita nyo? Sa personal, grabe yung pagpipil. Yung micro-peeling. Ayan, guys. Kaya okay na okay talaga. Lalo na sa may mga dark spots, sa face, sa underarm, pwedeng-pwede. Kaya yun, guys. Patuyuin ko lang to for... Patuyuin ko lang siya for 10 to 15 minutes, then ligo na ako. Yun, guys. Sorry sa aking Hogard look. Hi, guys. Paalis ako ngayon kasi sasamahan ko. Ay, or baka hindi ko na siya samahan. kasi madami akong kukunin naman ni sa Cebuana, Western Union, LBC, Palawan, and banks. Mga bank deposits. Kasi kahapon, di ba, hindi ako nakaalis. And guys, ang gamit kong lipstick is itong Ever Belena Matte na Hot Summer. Medyo sinisipon ako. But, tsaka parang namamalat. Then, powder. Nag-powder lang ako ng Sansan ulit. Yun lang. Hindi na ako nag-eyebrows. And, mascara. Lipstick and powder lang. Kasi talagang tamad na tamad din ako. Yun guys, later na lang. Sama kami. Sama kayong kuya ko. Grabe, dami. Ayun, pa-uwi na ako. And tomorrow, kanina, tag dito, nasa ano ako, labor. And kala ko na bi-video ko yung pag-uusap namin nung attend. Tawag doon, yung parang lady doon. Yung pala hindi, nakakabanas. Sayang. Pero tomorrow, pag nagpa-wax ako, sasama ko kayo. And first time ko magpapawak sa arms, kaya, ayun. Sayang. Nung kasing pinapanood ko yung mga na video ko kanina, hindi, kakapiranggot. Kakapiranggot lang na kunan ko. Kakainis. Ayun, guys. Sayang. Sorry, pasensya na tomorrow. Babawi na lang ako. And, grabe, pinakita ko kanina sa inyo yung legs ko na tapat sa araw. Nakakainis. Asar ako sa init. Ayoko naman ng bagyuhan. Mas gusto ko yung mainit kaysa sa bagyuhan. Yun guys, naglalakad lang ako. Sobrang init. Later na lang, duman ako sa shortcut. Eh, medyo nakakatakot sa shortcut. Pero kasi, hindi pa naman paggabi kaya dito na ako. Tingnan nyo ang sukal. Yun guys, ha, mamaya na lang sobrang init na madaliin ko na lang yung paglalakad ko. And pagdating ko sa bahay, agad-agad, lotion. Adi. Okay. Pahingin ko na ako sa kwarto ko ulit. Hindi, nagsasawa na ba kayo sa kwarto ko? And yun, inipit ko lang ng pagkataas-taas yung aking hair kasi sobrang, pawis na pawis ako, grabe. And yun, maglo-lotion yan ako. Maglo-lotion ako dahil sobra akong nainitan. And oo nga pala, guys. Meron kasing nagtanong sa akin. Wait. Meron kasi nagtanong sa akin na yung mga ginagamit ko. So, binigay ko yung aking, yung mga ano ko, yung mga price list. And, yun guys, kung napapansin nyo, pag naglabas ako ng lotion,
na medyo mahal, maglalabas din ako ng lotion na medyo mura. Kasi, syempre, hindi naman tayo lahat, ano, diba, yung sabihin ko na, mayaman, ganun. Yung iba, sing-sakto lang. Kaya, naglalabas ako, kunwari sa soap, meron akong medyo pricey, meron din ako ng mura. Sa cream, meron din akong yung mura, meron din akong mahal. May ganun. Kaya kung napapansin nyo, talagang yung price ko is very friendly. Kung maglalabas man ako ng medyo pricey, it's because na yung kanyang ingredients is higher yung quality niya. Yung ingredients niya is, sasabihin kong premium. Then, pag naglabas ako ng medyo mahal, asahan nyo, may parang quality lang para sa mga hindi masyadong, ano, diba? Ayun. Kaya, yung isang nag-PM sa akin is, gulo ng hair ko, no? Nagpapa-thank you kasi, mostly daw sa aking products na very effective is very, hindi siya kamahalan. Talagang hindi ko siya minamahalan. Alam niyo ba guys, hindi ako pataas magtubo. Kasi, okay lang naman na konti ang kita, pero mabilis maubos. Nagigets niyo ba ako? Yung bang konti ang patong mo, pero yung pag naubos siya is mabilis. Ganun din, di ba? Kung tataasan mo masyado yung price mo, and then, mabagal naman mabili, or mabagal naman maubos, wala din. Ganun din. E di, dun ka na lang sa affordable, pero mabilis. At saka, simulat sa Paul, guys, hindi ako mataas magtubo. Promise. Minsan, ang pinapatong ko lang is 5 pesos. 5 pesos, then yung iba, kunwari, ang price is, kunwari, 65. Kung pwede daw ay 50 na lang. O paano kung ang tubo ko dun is 5 pesos lang? E di, abono pa ako. Yung ganun. Yun guys, pahinga lang ako. Kasi sobrang init. Grabe, grabe guys. Kung makikita nyo lang yung legs ko kanina, babad na babad sa init. Gusto ko sana kumot. Magdala kaya ang kumot. Okay guys, later na lang. Hello pala kay Christine Joy Caceres. Hello sis! Hello, hello. And, okay pala, guys. So, nagtatanong kung anong size ng pillow na pinakita ko kahapon na vlog is ganito siya kalaki. O, diba? Malaki na siya. Ang tawag dito. Sulit na siya sa 390 kasi maganda yung quality niya. And, hindi nagbabago yung lambot ng unan, hindi lumiliit. Maganda sa no. Novo ko lang to nabili. And yun, guys. And hello ulit kay Christine Joy Caceres. Hi! Hi, guys! Wow, Zoom! Papakita ko lang kasi sa inyo yung chinen! Yan, nag-quick extreme whitening, quick bleach set. Yan, nag-apply ako. Kasi matagal-tagal na din akong hindi nagaganito. Ayan, buong katawan. Pati legs. Yun guys, and wag kayong magugulat. Chinen! Chinen! Yun. Patutuyin ko lang siya for 15 to 20 minutes. Then rinse, sabay hilamos na ako. Ayun guys, hindi ko nilinagyan sa face ko kasi medyo humahapde, pero normal lang naman yun. Pero ayoko lang kasi nang nahapdean sa face. Kaya nag-decide ako hindi ko nalagyan yung face. Pero pwedeng ilagay sa face. Actually, nakakatanggal siya ng pimples, blackheads. Yun. And, yun guys, papaalam na ako. And, ikakat ko na yung vlog for today and tomorrow na lang ulit. And, yun guys, God bless! And don't forget to like this video and subscribe. Yun guys, good day! Bye! Nakaka-inspire itong ipapalabas nila, guys. Sana nanonood kayo ng Kapuso Mo, Jessica Song. Una po na...
pumasok po akong service crew na sa Kulun. Tapos pangalawa, nag-security guard po ako sa Star Force na maanim na buwan. Saka ako napasok ng MMA, Metropolitan Manila Authority. Super sipag as in. Ano siya? Kaya po ako MMDA din, nagsa-sideline siya, nagtitinda siyang turon. Diba, nakaka-proud, nakaka-ano, bilip. Sa kamusta ko po maging polis kahit saan pa nagbanda na ako, Bonifacio, Bicutan. Nakarating pa po ako ng Camp Oliva sa Camp Nakal. Uy, Camp Oliva sa Pampanga yun. Na-apply lang po. Pero hindi pa talaga ako sa dyan pinalam. Kaya nung nagkaroon po ng open yung MMA, Metropolitan Manila Authority, ginrab ko na po yung opportunity. Nagkaroon. Gusto ko po kasi magtrabaho. Kahit hindi na po yung course Enrico na... Enrico Lorenzo Balvan. Ay, Salvan. Alam ko super po proud. Na MMA. Related sipag po sa course ko. Bilagyan po sa amin. Alam nila mababa yung aming trabaho. Mm. Pero pilit po namin yung tiyataas. Oh. Makataas ko rin yan. Para abigyan po namin ang dignidad yung trabaho namin. Nilalait po kami. Kesyo MFDA ka lang. Kaya alam grabe. Nila nila ako tumatalikod na lang. Hindi na lang pinapansin. Lahat ng hirap, tinitiis ni Fernando para sa kanyang pamilya. Ang kanyang panganay, nasa kolehiyo na habang 30... Kusap po kami dalawa na... Paano ba ito? Tatatong dalawa yung pera? Hindi, gagawa tayo ng parang sabi niya. Para madagdagan ang 10,000 pisong kinikita buwan-buwan ni Fernando, naisipan nilang mag-asawa na magtinda ng kakanin. Ang una-una po namin ginawang kakanin, yung tupig, yung malagkit po na binabalot sa dahon. Diba? Ang sipag. Baga. Na yun po, di yung, sa medyo, yung tulad ng iba na nakatunga nga lang. Pero ang simpleng buhay ni Fernando, mababago dahil ayan, no? Lang sa grabe. Isang litrato. Nagulat na lang kami, may pumatok na MMDA enforcer. So sabi ng driver na ko, patay, baka bumigay tayo. Kasi baka overstay nga. So pagkatok oh, na, diba? Ng driver namin yung window, yun, nag-alok siya. Sabi nga niya, pasensya na po sa istorbo. Iaalok ko lang po yung lutong kakanin ng asawa ko. So yung driver grabe, namin, diba? So yun, maya-maya, bumili din ako. Bumili din yung kasama kong kapatid ko. So tinanong ko siya, kuya, sabi ko, ikaw totoo pala yung kwento na nagtitinda ng kakanin ng isang MMDA. Hanga ako sa ganyang mga magulang. At ako kasi din, hanga. Kasi bibigyan nila yung mga ganyang mga tatay na talagang gagawin yung lahat para lang true. Maitaguyod yung pamilya niya. Kaya si Rose Ann, dali-daling pinicturan si Fernando. Diba, sikat na si Koya. At nagtitinda ng kakanin, sakay ng kanyang motor. At ang naturang larawan, nag-viral! Kakatuwa. Good night.